Guys, good morning. So ngayon, araw na ito, March 21. So again, sa ating area is napakainit na. So almost 2 linggo na tayo hindi nga nakapag ramdam ng ulan. So nag-apply tayo ng ating water gravity. So ngayon nakikita nyo sa likod ko yung ating Baguio beans. Again, sa ating Baguio beans guys is first time na to nating nag video nito. Kasi noon hindi natin napakita yung ating from seeds until ngayon. Again guys, itong pinagtaniman is batch 8 na ating litos dito na dito tanim. So napalitan na ng beans. Yung Baguio beans, yung Chinesis plant din, Solanaceous plant na kailangan din ng balag. Again, yung edad dito is 2 linggo after yung buto pa siya, tapos dinagay siya. So after 10 days, 1 week nag-abono. So pag-abono agad ngayon is nag gamas, kapon, natapos yung gamas, kapon nag-apply ng gamas, after shower gamas, tapos ng gamas, nagbalik agad sa shower kasi mainit, need ni Baguio beans na tumibay yung kanyang katawan. I-focus natin guys para makita nyo. Again, sa likod ko, continue pa rin yung ating water gravity na shower. Pakita natin guys para makita nyo ang puno ni beans, ni Baguio beans. A few moments later. So yan, sa area na yan is basa. So again guys, sa area na yan is basa. So inalagay natin yan kaninang madaling araw. So yan, focus natin. So madaling araw natin yan ilagay si shower, yung ating sprinkler. So yan, nakikita nyo umikot-ikot. So yan. So yung area na yung radius niya, so umabot ng estimated more or less, so nasa 70 square meter siguro, almost 70 to 80, so mga 100 kung matamaan lahat, so mga 100 square meter yung tamaan niya, sobra ba sa itong sa gilid, ganyan. Ipalagay natin mga 80 to 90 square meter yung naabot ni sprinkler sa unang lagay. So dito naman sa area na ito, after dyan, dito natin siya ilagay para masakop niya naman itong area na ito. Again, estimated na hills ito, so nasa 1,800 siguro na puno. So ito, 1,800 na puno na beans. So again, focus natin guys para makita nyo. Ito, yun. Ito yung edady beans na 2 linggo. Ayan, from buto yan guys ha, from buto, direct seeding si beans. Again, yung makita nyo ito, ito na yung kanyang talbos. Makyat yan, fertilizer muna, one fertilizer before and then magbalag. Paglagay ng balag, isang balag na ganyan, point, and doon pataas na. Yung mataas na balag na mga more or less 8 feet. So yung matay niyan, so nasa mga nasa 6 feet o 7 yung kalahati dyan. So maabot lang pag spray. So again, yung spacing nito, so estimated sa spacing, so 2 dangkal yung pagitan, at sa iba naman malayo 2-3 dangkal. Para kung dito itong dalawa ito dikit, so magkaiba dito malayo, yung next naman dito malayo, so 2 to 3 dangkal kada line para may daanan mag-apply ng sprayer. Yan ang ating Baguio beans. Yan, tanyo. Again, 2 weeks ito update Baguio beans. Yan, 2 weeks yan. Yan. Yan sa background na yan, ito yung ating bahay kambing na may ipot ng kambing din. So, stock natin yung ipot. So guys, back tayo sa beans. Again, 1,800 puno itong beans na ito. So, konti lang kasi wala tayong water gravity na ginagamit na mahina ngayon. So, ito yung tatapos lang na gamas.
Ayan. So dito is tuyo-tuyo rito kasi hindi pa nagamasan. Ayan. So napansin nyo guys. So 100% walang batay yung puno kasi naalagaan ng mabuti ni shower o ni sprinkler. So yan. Kahit ganito lang, so at least may tanim tayo. Kahit ganun kakunti, at least may tanim tayo. Magtasan 800 na puno. So sana kabili lang ng consumption sa bahay, makabili ng abono. So yon, yung area na yon is natamaan niya ni shower. So dito, pag-abot ng tanghali, dito naman natin ilagay. Pagkabukas, doon naman sa ating sali naman doon sa ating litos na may intercropping na carrots. Ayan. Guys, isalin lang natin yung ating sa dialect namin dito is bisantes o sa beans o soybeans sa ibang lugar. Ang tawag dito, dito sa Visayas is mostly tawag dito is chicharro o yung panlagay sa pansit na magaan na ganyan o green peas yung basic na tawag dito sa English. So ito yung green peas sa likod ko. Yan. Ikita nyo. So tumubo na. So again, yung edad nito nasa isang linggo sa pagpunla, tapos init dito, linagyan lang namin ng sprinkler. Again, napansin nyo sa gilid yung ating Madrid Agua. So yung Madrid Agua is yan, matangkad na. Lampas tao na yan yung ating Madrid Agua sa gilid. Yan, in-update ko lang kasi matagal-tagal na panahon hindi tayo nakapag-video dito. Again, sa area na to, ito yung ating pinagtaniman ng first batch na litos. So yung first batch, again, may 11 batch tayo doon sa taas na litos din na para dito sa itaas. Kasi for ito, for seedling lang ito, yung nakita nyo sa likod na green peas. Green peas yung tirada natin ngayon kasi mainit yung panahon, kunti-kunti lang para dumami yung ating binhi at saka maikalat sa buong area na malaki-laki. So doon sa top, katabi ng ating ceiling espada yung paita na F3 na. So doon may batching tayo na, no, doon na batch 11 na litos na nasa seed bed ba. So ipakita ko sa inyo, i-focus natin guys kung anong itsura ni green peas. So guys, ito yung itsura ni green peas. Again, yung spacing nito sa isang line ganyan lang. So doon. So napaka simple lang. Lagay nyo na lang dyan sa lupa diretso. Wala na tong organic o gamit nyong commercial fertilizer. Wala na. Ayan, diretso lang. Ayan, yung spacing nito guys is malaki din kasi solanaceous plant din ito. So dapat may balag din na kasi mataas din ito at bumubunga. So again, yung spacing nito sa gilid is 1.5 meter o pwede lang 1 metro, pero mas okay kung 1 meter yung spacing ni green peas. Ayan. So napaka sarap tingnan kung basa yung lupa at saka mainit yung panahon kasi may pundo siya na basa sa kanyang puno. Again, ito si green peas guys is napaka dali kasi 45 days lang bibigyan na tayo ng bunga nito. So ito yung itsura ni green peas guys. Oh, focus natin. So yan. Yan yung itsura ni green peas na 1 linggo. Lumabas na yung dahon at saka yung ito guys, yung buhok niya, ito yung talbos. Talbos din pagka laki nito is yun ang gagapang sa ating trellis. Kung may trellis na sabay ni beans, sabay natin yung trellis niya para may gumapang at saka magbigay ng bulaklak. After ni bulaklak, may bunga na din. So yan, napakabasa yung ating area kasi kagabi dito yung shower nilagay. Pagka umaga, linipat natin dun sa beans. Kasi konti lang yung ating shower, yung water system natin. Di kaya ng ating water system lahat ng tanim. So yan. So dito, again, yan. Yan, tumubo na. So dito, tingnan, is okay-okay din. So nan, basa. So dun. So ilang linya lang to. So estimated yung heads, yung seedling nito. So nasa 1,000 lang siguro guys yung seedling nito, estimated lang more or less kasi hindi ko na binibilang kasi hindi ito F1 guys, buto lang ito na pinalaki at saka pinatubo kasi hindi ito F1, hindi na kami bumili pag magtanim ng ganito. Ayan.
So napakasarap sa mata, guys, oh. Yan. Sana namang umaga may na-share tayo sa ating kapwa farmers. Sa ating pagsasaka, hindi lahat labas-labas ng pera o kailangan manalo tayo sa ating crop. May crop din na talo tayo, may crop din na at least may pang balik tanim. May makabili tayo ng abono, makabili ng ating anong kinailangan sa farm, kung anong dapat bilhin, hindi lang magkukulang yung ating tanim. At yung siyempre, yung ating nasa bahay, meron din makain. Hindi man sigurado ang magtanim, pero may importante, may makita tayo sa ating sarili na tayo ay nagsipag dito sa ating tanim. Yan lang ang sa akin, Insakto TV.